Yung voice challenge. Ano yan? Hi! May kumaan na anghel. Gusto ko po maging voice talent. Parang si Keto sa likod ng dubbing. Voice over at voice acting. You guys can buy this lot mga... At itong libro na to ay bibigay ko sa isang ano natin, audience. Wow! Wow! At kung sino man nagtanong yan, ibibigay ko sa kanya. Kasi, Myrtle, ang totoo niyan, lahat ng mga... Kasi, I put everything in this book. Yung hirap kong pinagdaanan, hindi, kasi madali ang mundo namin eh. Alam mo yun? Tapos, sabi ko nga, paano ko bibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan lalo na mapasok yung industriya? Kasi we are closed door eh, hindi naman ito ganong kadali. But at least, in this book, sabi nga, gusto kong maging voice talent. Yun yung una kong naisip. Diba pag tinanong ka, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer. Pero wala nagsabing gusto kong maging voice talent. Ano naman yung mga batang gusto maging voice talent? Wala naman libro, di ba? So nagsulat ako, ang sekreto sa likod ng dubbing, voiceover at voice acting. At dito, either you decided to become one, kasi may mga activities dito, yung mga, kumbaga, parang workshop na rin siya eh. Mga, halimbawa, ito yung mga tongue twisting. At makikita mo rin dito, nandito yung mga ating mga teacher, no? Voice Works teacher, si Sir Danny Mandia, Alex Alcawini, Neil Tolentino, at siyempre yung Voice Works director, si Brian Mixer. Mga nakasama natin dito sa Hero Tambayan. Kasi siyempre, dapat yung teacher mo, director, para mabigyan ng chance. At I'm happy to say na almost 70 to 80% ng mga bagong dubber na sila ang nagpasok ay galing din sa Voice Works. And then they become part of Hero TV. Sobrang proud ako sa kanila, lalo na yung mga nakikita ko na napapanood ko na sila. Alam mo yun, they are my greatest achievement eh, seeing them succeed. Kayo, ano masasabi niyo kay Direk Pocholo sa pagbuha sa inyo? Andrea, ano masasabi niyo sa kanya? Sobrang thank you! Just so... sobrang... The door is just open for me and now I'm here and I'm so thankful. Yeah. I don't know what to say. Actually, isang parang paminsan-minsan ka lang makakahanap ng mga opportunities na ganito. Na parang kasi sometimes you have to start small and end up. Or minsan di ka nakakakuha agad ng role. But you guys started big talaga with this project. And we're glad to have you here. Sophia. Parang naiiyak ka din. Feels trip. May gusto ka bang... He had so much faith in me. Like, I remember the first day ko lang sa Voice Works. Nilapitan niya ako agad. Sabi niya, ilang taon ka na? So I told him I was 19. Tapos sabi niya, alam mo, mabibigyan kita na, ano, ng project. Galingan mo lang. I remember that. Lahat naman nga alas nang nakikita akong potential. Lahat naman ang tao may potential, di ba? Yes. Ang tanong, ginagamit ba nila yung potential? Kasi... The point na nag-workshop ka, the point na andun ka, you are in the right place at the right time with the right thing that we do. Alam mo yun, it's already an opportunity. No, it's up to you if we will create the opportunity together with especially Hero TV na talagang sobrang na... Ay, boss, ano, Carlo, thank you very much. Sobrang sa trust mo. Pwede kayo natin yan. Actually, nagsisimula pa lang kami, tropa-tropa na kami nung araw. Kami-kami rin yung mga nagdi-direct noon eh. Director ako, pupunin siya. Director siya, pupunin niya ako. Kasi halos wala pa, halos dubber kasi noon. Ngayon, wow, ang galing. Alam mo yan, every time I'm looking sa mga credits, nababasa ko na, oh, Voice Works, ang galing, ganyan. Diba? Ganon din sa Dubbing Academy, siyempre natutuwa din kayo at tayo, nabibigyan natin sila ng chance. And it's actually one way to prove na we are actually getting better because we make other people better, especially the next generation. Sir Pocholo, sa mga interesado pala mag-dubbing, tulad na lang ng ating writer na si Breshnel dito. Kanina nagsasabi sa akin na gusto niyo. Ayun, on open. Saan sila pwede?
Okay, ganito lang, no? I-Google mo lang voice acting workshop. Wala po kaming kalaban, diba? Nag-iisa una pagdating sa voice acting and dubbing workshop. Voice Works, basic voice acting and dubbing workshop. Kami lang ang makikita niyo sa video. So, makikita niyo talagang... Yun ang sasabi ko, huwag niyo natin puntahan yung website namin kasi lumalabas naman yung... Bachelor Nation! Bachelor Nation! Okay, andiyan kayo, oh! So, maya, so, alam mo yung... Control, abangan niyo po kasi aabangan ka ni Breshnev. Tsaka, siyempre, ito, siguro sa lahat ng, ano, lahat ng naman profession, my goal is to professionalize the voice acting industry, especially the dubbing. No, that's the reason why I'm very thankful na yung mga dubber natin, may mga OR na for the longest time. Ngayon lang nangyari ito in history. At sabi ko nga, wow, siguro pwede na akong, alam mo yun, even na mawala na ako sa mundong to, makita ko lang na, ayun, yung kahit hindi na ako personally makilala ng mga susunod na generation ng mga dubbers, at least meron na akong libro na naisulat na pwede kong i-share sa kanila. At one, malay mo, one day, sila na rin magsusunod sa mga libro na susunod. Just to professionalize the dubbing. And thanks to ABS-CBN, no? Nandiyan ang Hero TV, nandiyan ang Cinema One, nandiyan ang TAG, nandiyan ang ABS-CBN na yay! At marami pang mga channel na nagbukas ng oportunidad sa napakaraming kabataan at mga aspiring na mga dubbers.